Totoo ba na malas ang pagkakaroon o pagtatangan ng agimat? Marahil ito ang kadalasang sinasabi o narinig ninyo sa iba. Ngayon ay ating sasagutin ang iilan sa inyong mga katanungan. Pero bago ang lahat ng yan, kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto nyo ang mga ganitong usapin, ay inaanyayahan ko kayong pindutin ang subscribe button at ang bell icon. Nang sa ganon ay lagi kayong ma-update sa tuwing may bago tayong upload. Ang pagkakaroon ng medalyon, habak, panyo, orasyon at iba pa ay nagiging dahilan daw kung bakit ang iisang individual ay nakihirap sa kanyang pamumuhay o katayuan sa buhay. Sa madaling sabi, ang mga agimat o orasyon ay ang dahilan ng kamalasan ng iisang tao. Ngunit kung ating iisipin, marami po naman dyan na ating kilala na walang mga agimat o orasyon pero nakihirap pa rin sa buhay. Marami din tayong kakilala na mayroong mga agimat pero nakakaluwag-luwag sa buhay. Kaya ang paniniwala na malas ang pagkakaroon ng agimat ay di o walang katotohanan. Kung ang iyong mga tangan ay gagamitin lamang sa tama at kabutihan, tiyak ito ang makakatulong sa iyo upang lumago sa buhay. At dapat pumili kayo ng medalyon o orasyon na iyong itatangan. Halimbawa na lamang po, kung ang target mo ay para lumago ang iyong negosyo o business, dapat pumili ka ng medalyon na naghahatak ng customers o orasyon para lumago ang iyong business. Nasa ibaba po ang link ukol sa pagpili ng medalyon. Akin na po itong nai-upload. Kung ang iyong nais naman po ay ukol sa proteksyon dahil sa ikaw ay isang alagad ng batas, ay dapat piliin mo ang medalyon na nagbibigay proteksyon sa gumagamit. Kung ikaw naman ay ordinaryo lamang na tao, ay dapat nagtatangan ka ng balansing gamit, gaya ng pamproteksyon at pampaswerte. Nang sa gayon, ito ang nag-aahon sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Paalala lamang po na kapag kayo ay may mga gamit, ay dapat pinapakain ito ng dasal na naaangkop sa iyong gamit sa tamang oras. Alagaan ito ng tama para aamo ito sa atin at tutulong ito sa ating kabuhayan. Sana ay may aral kayong napulot sa ating kaunting paliwanag ukol sa malas ba ang pagtatangan ng agimat. Hanggang dito na lamang ang ating kaalaman para sa araw na ito. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. God bless us all.